Praise be Jesus and Mary. When Jesus saw their faith, he said to him, "Child, your sins are forgiven." In our gospel today, we see that there are those who are really a true friend. Sabi nga, "Tell me who your friends are and I tell you who you are." Di po ba? And we see in the gospel today a very beautiful testimony, or we can say a good example from this person or who bring a paralytic. Talam niyo po, no? Hindi ganun kadali na buhagin itong isang paralitiko at iakyat pa dun sa taas, no? Dun sa may tawag dito, dun sa bubong, no? Na kung saan nagpipreach si Lord. Kaya nga, we have to really very, very wise in choosing who we come along with. Sino yung mga kasama natin? At sino yung ating tinuturing ng mga kaibigan? Sabi nga, "Kaibigan, tila yata matamlay ang iyong pakiramdam." So, yung mga kaibigan natin, sila po ba ay katulad nitong mga tao sa Ebanghelyo na dinala, o siguro nga, baka hindi nga nila masyadong kilala pa. Pero sa tingin ko, hindi nila magagawa na buhatin ang isang paralitiko ng ganung sabi na natin, kalayo. Hindi nga natin alam kung saan pa sila galing. Baka mamaya, malayong-malayo yung kanilang pinanggalingan. Pero, bagamat subalit na tapwat, sabi nga, nabuhat nila at binuhat nila. Grabe yung hirap nila sa pagdala dun sa paralitiko para lang ilapit kay Jesus. Kaya nga, no? Alam niyo po, mga tugang, mga kapanalig, mga brothers and sisters, importante po na ating kilalanin, no? Alamin sino-sino ba yung mga kaibigan natin. Sino, at kung yung ating mga kaibigan ba ay nagdadala sa atin sa Panginoon. Yun ang importante. One important, no, to consider, important thing to consider in choosing a friend is if that friend will lead us to Jesus, to God. No? Kasi, no, may mga kaibigan o mga kasama o mga kasambahay, no, na imbis na magdala sa atin sa Diyos, sila pa yun nagpapalayo sa atin sa Diyos. No? At alam niyo po, hindi po biro. No? Dahil, sabi nga, no, minsan, no, yung kinabukasan ng isang tao, no, naapektuhan yung pagkatao, no, ng isang tao, yung kanyang personality ay naapektuhan din ng mga taong kanyang nakakasama at nakakahalubilo. So kung ang inyong aki o kayo mismo, ang mga kasama nyo, no, mga kaibigan nyo sa social media ay yung mga taong, no, sabi nga, may mga bisyo, no, at sabi nga, dalawa lang daw, no, there's only two way out. Either you can change them, yung mga kaibigan mo, or they can change you. O ikaw ang mabago nila. Kaya nga,
hingin natin sa Panginoon, kay Mama Mary at kay Blessed Odorico Pordenone, na tulungan tayong magkaroon ng mga kaibigan, tunay na kaibigan at kasama na magdadala sa atin kay Lord. Lalong-lalo na ngayong taong 2022. At alam nyo, may dagdag ko na rin itong ating pagbunod ng mga protector saints last Sunday. Yan din, no? Yan din. Because yung kaibigan natin, hindi lang naman dito sa lupa. Kailangan din, meron din tayong kaibigan sa langit. At yung mga kaibigan natin sa langit ay walang iba kundi yung mga santo, yung mga banal. Kaya nga, mga brothers, mga kapanalig, hingin natin kay Lord, kay Mama Mary, at kay Blessed Odore, na nawa dumami pa yung ating mga kaibigan na magdadala sa atin sa Panginoong Jesucristo. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria, if you like this video, subscribe and share. Ave Maria.